Pagkalabas ni Camila sa kwarto, hindi agad nakakilos si Miguel. Nakatitig lang siya sa pintuang nilabasan nito. Hindi niya alam kung ano ang sumapi sa kanya. Basta natagpuan na lang niya ang sariling bumaba sa basement. Pagdating niya sa control room, may pinindot siyang keyboard. Nag-zoom sa screen ang harapan ng bahay nila. Nakita niya roon si Camila nakausap si Manang Julia. Inihatid pa ito ng maid hanggang sa gate. Hindi ito umalis hanggang hindi nakasakay si Camila. Wala na ito pero nakatingin pa rin si Miguel sa screen. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya ibinalik ang dati sa monitor. Para siyang robot habang umaakyat ng hagdanan. Imbis na dumiretso siya sa elevator, sa hagdan siya dumaan. Nakabalik siya sa kanyang kwarto nang hindi niya namamalayan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Madaling araw na yata nang tuluyan siya makaidlip. Kinabukasan nagising siya sa marahang yugyug sa kanyang balikat. Ma, anong ginagawa po ninyo rito? Nagkukusot ang mga matang tanong naman niya nang tumanbad sa kanya ang mukha ng kanyang ina. Nasaan si Camila? Anong ginawa mo sa kanya? Napabango naman si Miguel. Hindi ko po alam. Umalis siya kagabi at wala akong idea kung saan siya pumunta. Pinandilata naman siya ng ina. Umalis siya o pinaalis mo siya? Hindi ko siya pinaalis. Siya ang kusang umalis, mama. Tapos hindi mo siya pinigilan? Napakunot naman ang noo ni Miguel. Bakit ko naman siya pipigilan kung gusto na niyang umalis? Hinampas siya ng kanyang ina sa balikat. Napaaray tuloy si Miguel. Sira ulo ka. Alam mong gabi na hinayaan mo pa siyang lumabas. Sana man lang pinigilan mo. Hindi ka ba nag-aalala na may mangyaring masama sa kanya sa labas? Mabuti sana kung inihatid siya ni Jojo. Sa pupuntahan niya, hindi naman. Umalis siya mag-isa niya. Napakawalang puso mo talaga. Hindi ka naming pinalaki ng papa mo para maging ganyan lamang, ha, Miguel? Hindi naman umimik si Miguel. Bumango na lang siya sa higaan. Excuse me, ma. Maliligo muna ako. Baka malita ko sa office. Iniwan na niya ang ina bago pa ito muling magalit sa kanya. Hindi na rin siya sumabay sa agahan dahil nag-aalala siyang sisermonan na naman siya ng mama niya. Ang masama pa, baka mapagalitan pa siya pati ng papa niya. Alam niyang malapit si Camila sa mga magulang niya. Siguradong mas papaboran nito ito kaysa sa kanya. Kung totoosin, mas anak ang turing nito rito kaysa sa kanya na tunay na anak. Palibhasa mas na-appreciate ng mga magulang niya ang mga kapatid niyang babae kaysa sa kanya. Lalo na at halos magkasing edad, sina Camila at ang bunso nilang si Ira. Palabas na ang sasakyan niya mula sa garahe nang biglang humarang sa daraanan niya ang kanyang ina. Nagpapalatak na lang siyang bumaba ng sasakyan. Ma, anong ginagawa mo dyan? Papasok na ako sa trabaho. Huh, maaga pa para pumasok ka. Nasa lupa ang papa mo. Balak mo na yata akong takasan. Hindi pa tayo tapos. Mag-usap ha, hindi ba? Nakapamaywang niya sa adaman ng mama niya. Napakamot naman ang kanyang ulo si Miguel. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Kung tungkol kay Camila ito, nakaalis na siya. Wala na kayong magagawa pa. Alam nga naman pabalikin pa ninyo yung tao. Umalis na nga siya. Nasaan na nga pala yung dokumentong pinirmahan niya? Nasa inyo po ba? Nasa akin. Pero gusto kong kausapin muna si Attorney Aragon. Kung pwede nga kayong mag-divorce. Dahil dito naman kayo ikinasal sa Pilipinas. I'll talk to him, ma. Pero hayaan na ninyo akong umalis dahil may meeting pa ako. Pagdadahilan naman ni Miguel, kahit na ang totoo ay mamayang alas 10 pa ang meeting niya. Alas 7 pa lang ng umaga sa ngayon. Hindi ko gusto maghiwalay kayo ni Camila. Kung pwede pang ayusin ang pagsasama ninyo, ayusin na lang. Pakiusap naman ang mama niya. Napabuntong hininga naman si Miguel sabay iling dito. Wala nang pag-asa, ma. Kalimutan na ninyo ang pangarap na magkakaapo kayo sa akin. Hindi para sa akin ang pag-aasawa. Ipinapaubaya ko na sa mga kapatid kong babae ang pagbibigay ng apo sa inyo. Unless gusto niyo magkaroon ng apo sa labas, kaya ko kayong bigyan anumang oras. Baliw ka talaga, Miguel. Hindi ko gusto magkakaapo sa kung sino-sinong babae lang. Kung hindi mo nga nabuntis si Camila, bakit ibang babae pa ang bubuntisin mo? Subukin mong mag-uwi ng ibang babae dito sa bahay.
Sisiguraduhin kong wala kang mamanahin sa amin ng papa mo. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa pagsusundalo kaysa bigyan mo ako ng apo sa ibang babae. Kay Camila ko lang gusto magkaapo at hindi sa kung sino mang babae. Walang ibang babae ang papa mo, kaya gayahin mo siya. Magpakatino ka. Kahit wala na kayo ni Camila, kung gusto mong mapakinabangan ka sa pagiging CEO mo. Pagkasabi nito, tinalikuran siya ng kanyang ina. Napabuga na lang ng hangin si Miguel, kaya bumalik na lang siya sa kanyang sasakyan. Napaisip si Miguel sa sinabi ng kanyang ina. Oo nga't babaero siya, pero wala naman siyang maalala na may sinipingan siyang babae na hindi siya gumagamit ng proteksyon. May koleksyon nga siya ng kondom sa opisina niya, sa kanyang kwarto sa kondo at magiging mismo sa sasakyan niya. Minsan nga pati sa wallet niya ay iniipit siya roon. Kay Camila nga lang siya hindi gumagamit dahil asawa naman niya ito. Iyon nga lang hindi naman niya ito nabuntis. Kahit inabot sila ng 6 na buwang pagsasama, naghiwalay na sila't lahat-lahat, pero hindi pa lang niya napunlaan ang matres nito. Hindi siguro siya itinadhana na maging ama, katulad ng papa niya at maging ng kanyang mga kaibigan. Ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ba tayo? Nilingon naman ni Miguel si Melvin na tumabi sa kanya katatapos lang ng quarterly meeting nila na magkakaibigan. Ilang taon na nilang ginagawa iyon dahil sa mga business invest na mayroon sila. Sa maikling salita, business partners na rin bukod pa sa magkakaibigan. Naalala ko lang iyong sinabi ni Attorney Aragon noong isang araw. Anong sinabi niya? May kuryosidad na tanong naman sa kanya ni Melvin. Napalingon naman si Miguel sa mga kaibigan nilang naroroon. Kanya-kanyang kwento ang mga ito. Nasubukan mo na bang maghiwalay kayo ni Lian? Pabulong niyang tanong rito. Ayaw niyang marinig ng iba ng kaibigan niya ang usapan nila ni Melvin. Siguradong katsaw ang aabutin niya sa kanila kapag nalaman ng mga ito ang kanilang pinag-uusapan. Sininyasan din niya ang kaibigan na hinaan nito ang boses nito. Hiwalay? Oo, minsan. Nakidnap kasi siya. Tapos binago ang mukha niya, kaya hindi ko siya nakilala kaagad. Napakamot naman ang kanyang ulo si Miguel. Alam niya ang tinutukoy ni Melvin tungkol sa nangyari kay Lian noon. Hindi iyon ang tinutukoy ko, bro. Hiwalay tulad ng divorce, annulment o iyong legal separation. Maring napailing naman si Melvin. Hindi ko naisip ang mga bagay na iyan, bro. Mahal na mahal ko si Lian para hiwalayan siya. Muntik na nga ako masiraan ng bait nung mawala siya. Bakit mo ba tinatanong? Plano ko kasing i-divorce si Camila. Pero ang sabi ni attorney, hindi raw pwede ang divorce sa amin. Annulment or legal separation daw ang pwede sa amin. Ayoko namang magpaanal dahil baka totohanin ni mama ang banta niya. Natatanggalan ako ng mana sa oras na tuluyang kong hiwalayan si Camila. Sayang naman iyong halos 2 taon kong pinaghirapan sa kumpanya. Kung wala rin naman pala ako mapapala, iniwan ko na nga ang trabaho ko sa CL para lang palitan si papa sa Pacific Furniture. Tapos aalis na lang pala ako ng mana. Paano naman ako nito? Bahagyang natawa naman si Melvin. Takot ka maghirap? Ganoon ba? Na hindi naman yun ang gusto ko roon. Ang akin lang, pinaghirapan ko naman ang trabaho ko ngayon. Sa kakarapatan ko naman iyon bilang panganay na anak nila. Kaya nakakainis lang na gagamitin ni na mama si Camila para lang takutin ako. Bakit? Wala na ba talagang pag-asa na magustuhan mo sa Camila? Umasim naman ang mukha ni Miguel. Wala rin namang silbi kahit magustuhan ko pa siya dahil wala na siya. Umalis na ng bahay noong 1 linggo pa. Hindi na nga namin hinintay na mag-anniversary kami. Pinalakihan naman siya ng mga mata ni Melvin. Totoo ba yan, bro? Iniwan ka na ng asawa mo? Bahagyang napataas naman ang boses ni Melvin, kaya tuloy na palingon ang iba nilang kaibigan na naroroon pa rin sa mesa. Iniwan ka na ng misis mo, bro? Magkasabay na tanong naman ni Josh at ni Chris. Ano iyon? Nilayasan ka ng asawa mo? Usisa naman ni Andre na lumapit pa sa kanila. Welcome to the club. Tinapik naman ni Enzo ang balikat niya. Tama, mararanasan mo na rin ang naranasan namin. Sang-ayon naman ni Riser. Tumayo na rin sina Dave, Phoenix at Edmark
Raiden at Jed. Nagsilapitan na ang mga ito sa kanila. Nakikiramay kami sa iyo, bro. Wika naman ni PJ at ni Eric. Umigting naman ang panga ni Miguel sa sinabi ng dalawa. Anong nakikiramay na pinagsasasabi ninyo? Hindi naman ako namatayan ha. Singhal niya sa kanila. Nagkatinginan ang ilang mga kaibigan niya. Hindi pa siguro sa ngayon, pero kapag lumipas pa ang ilang araw, mararamdaman mo na yung sakit. Ang hirap kaya yung iiwan ka ng taong pinakamamahal mo. Saad naman ni Dave. Tiningnan niya na masama ang kaibigan. Excuse me, pero hindi ko mahal si Camila. Pinakasalan ko lang siya dahil sa pamimilit ng mga magulang ko. Kaya noong umalis siya, walang effect sa akin yon. Mas inaalala ko yung sinabi ng mama na aalisan nila ako ng mana kapag tuluyan ako nakipaghiwalay sa asawa ko. Sigurado ka na hindi mo na mahal ang iyong asawa? Paniniguro naman ni Riley na kanina patahimik at nakikinig sa kanila. 100% sure. Napailing naman si Chrysler. Okay, ikaw ang nagsabi niyan. Ganyan din naman ang dialogue ko noong pilitin ako ni Mama na pakasalan ko si Kay. May girlfriend pa ako nung panahon na yon. Mahal na mahal ko si Anna. Pero nahulog pa rin ang loob ko kay Kay. Natutuhan ko siyang mahalin ang hindi ko namamalayan. Kaya ang sakit sa pakiramdam na iniwan niya ako nang wala man lang paalam. Pinapili pa ako noon ni Mama. Kapag tuluyan kong hihiwalayan ang asawa ko, mananatili sa akin ang Antiqua Resorts. Iyon nga lang mas pinili kong maging mag-asawa pa rin kami kahit iniwan na niya ako. Kaya ang kapalit ay ang pag-alis ko sa mansyon at pag-alis ko bilang CEO ng Antiqua Resorts. Hindi ba tinulungan pa nga ninyo akong maitayo ang K&R Resorts dahil sa nangyari sa akin? Anong gusto mong palabasin ngayon? Naiinis na tanong naman ni Miguel. Kung wala ka talagang nararamdaman kahit kaunting pagmamahal sa asawa mo, wala kang dapat ikatakot. Kahit iniwan ka pa niya, maghiwalay kayo ng maayos para walang samaan ng loob. Suhesyon naman ni Edmark sa kanya. Pero paalala lang bro, kapag may feelings ka pa sa asawa mo kahit kaunti lang, pag-isipan mo muna kung gusto mo talaga siyang hiwalayan. Baka kasi magsisi ka lang sa desisyon mo. Payo naman sa kanya ni Enzo. Hindi naman kasi umalis ang babae ng walang dahilan. Pumayag siya magpakasal sa iyo at pinakisamahan kaniya ng maayos. Kahit paano nag-invest na iyon ng emosyon sa iyo, oras at pagod sa relasyon ninyo. At baka nga mahal ka na rin niya. Pero dahil ayaw mo sa kanya, kaya hindi niya ipinapakita ang totoong nararamdaman niya. Ganyan kasi si Bea sa akin noon. Akala ko noong wala siyang feeling sa akin, itinatago lang pala niya. Kasi natatakot siyang baka hindi ko siya seryosohin. Saan naman ni Raiden? Tama ang mga kaibigan natin bro. Pag-isipan mo mabuti ang iyong desisyon. Hindi matutuwid ang mali sa isa pang mali. Pinisil pa ni Phoenix ang balikat niya bago ito lumabas ng conference room. Nagsilabasan na rin ang iba pa niya mga kaibigan pagkatapos siyang tapunan ng malungkot na titig. Lahat yata sila ay naapektuhan sa narinig nilang balak niya. Maliban kay Melvin, wala yata sa mga kaibigan niya ang pabor na hiwalayan nila ni Camila. Kung tutuusin, hindi nila kilala ang kanyang asawa. Hindi pa nila ito nakikita ng personal. Bukod kasi sa wala siyang inibitahan sa kasal nila, hindi rin niya isinasama ang asawa sa mga lakad niya, kahit pa imbitado rin ito. Iniisip niya kasi na kapag lagi niya itong kasama, baka lalo lamang aasa na magtatagal ang pagsasama nila. Maghihiwalay din lamang na sila. Bakit pa niya ito ipapakilala sa ibang tao, lalo na sa mga kaibigan niya? Baka isipin pa ng iba na may gusto siya rito. Wala naman talaga. Katawan lang nito ang pinag-interesan niya. Sa kasamang palad magmula ng gabing umalis ito, nahihirapan na siya makatulog. Wala na siyang katabi sa pagtulog. Wala na siyang niyayakap at nagpapainit sa kanyang gabi. Singlamig na ng yelo ang higaan niya. Pakiwari nga niya. Nasa loob siya ng refrigerator sa lamig. Pero ayaw niyang sabihin iyon sa mga kaibigan niya, kahit pa kay Melvin. Pakaisipin nila na may katiting siyang feelings kay Camila. Kaya lang wala talaga. Paano ba siya magkakaroon ng feelings sa babaeng katangian ay kabaliktara ng ideal woman niya? Wala siyang pagmamahal kay Camila. Wala kahit katiting. Ang nararamdaman niya para rito ay pagnanasa lang. Nasanay lang siguro siya
na ito ang kasakasama niya sa bawat gabi. Kaya hinahanap ito ng katawan niya. Oras na siguro na maghanap siya ng ibang babae na magpapainit ng katawan niya at gigising sa natutulog niyang alaga. Pag-alis nga ni Miguel sa De Castro Building, dumiretso siya sa Bachelor's Place. Baka may maligaw na babae roon at makapagbibigay ng aliw sa kanya. Babalik na siya sa dati niyang gawi at mangulekta ng babae. Hindi lang naman si Camila ang pwedeng magpaligaya sa kanya. Marami pa siyang mahahanap na ibang babae. Iyong tipo ng babaeng handang paligayahin siya. Kapalit ang pera, pero walang hinihinging commitment. Ganoon ang kinahanap niya. At hindi ang tipo ni Camila na kailangan pa ng papel at sakramento bago isuko ang sarili sa kanya. Ayaw niya ng commitment at komplikasyon sa buhay. Hindi siya katulad ng mga kaibigan niya na naniniwala sa pag-ibig at kasal. Iba siya sa kanila. Hindi niya pinangarap na maitali sa iisang babae lang. Naniniwala siya na mas magiging masaya ang buhay niya kung mas marami ang babae na pamimilian niya. Naiinggit siya sa ibang lahi na maaaring magkaroon ng higit pa sa iisang asawa. Iyon ang pangarap niya at gusto sana niyang mangyari. Pero iba naman ang pananaw ng mga magulang niya. Kaya kung hindi rin lang naman niya makukuha ang gusto niya, ayaw na rin niyang maitali sa kahit kaninong babae. Kasama na roon si Camila.